Welcome back on my YouTube channel, mga kabayan. This is Kabayang Nida. If you're new to my channel, please subscribe po, mga kabayan. And then, don't forget to click that notification bell to receive my updates and then like. If you have any suggestions or comments, just leave down your message on the comment sections below. And please share po, mga kabayan. Our today's topic po, mga kabayan, gagala po ang inyong kabayang Nida. Papunta po ako sa bayan. Magpapa-check up. Dati po nakapagpa-check up na po ako, mga kabayan, for all you know. Ang result naman ay maganda, kaya hindi na ako nag-update sa inyo. Actually, nag-video po ako noon, pero hindi ko na in-upload kasi medyo private po. And then, this time po, nagpapacheck up po ulit ako regarding ulit po sa aking mata. And this was happened yesterday. At sana po, wala po akong planong magpa-check up. Kaya lang, nag-text po ako sa aking bunsong anak. Ang sabi niya, magpa-check up daw. Sabi niya, wag nang matigas ang ulo. Ngayon, baliktad na. Si nanay na ang matigas ang ulo, hindi na ang anak. Kaya, let's go, mga kabayan. Try po natin kung makakapasok tayo doon sa hospital. Kasi nung last video ko, yun po naging problem ko. Yung hospital po ay very private siya. Ayaw niya ng camera sa loob ng hospital. Kaya, dinilit ko na lang po. Para walang masabi. Baka makasuhan si Kabayang Nida dahil lang doon. And today po, lilipat po ako ng ibang hospital. Pero hindi po ako sure kung siya pa rin ang doktor. Let us see po. Let's go there. Mga kabayan, nakailan po akong hospital. Pag Saturday at Sunday, wala daw mga ophthalmologist. Kaya hinanap talaga. Dito lang merong doktor on call pa. Kaya magwe-wait lang po tayo. Tingnan nyo at pumupula pa. Patitingnan ko kung surprise lang ba to o may pumutok na ugat. Kasi may tumingin, may pumutok daw na ugat. Kasi lalong pumupula, mabilis ang pagpula niya. Let's wait na lang, mga kabayan. Yes po, ano ang problema? Ang araw na yun, ano? Isang araw na ngayon. Kayo po ba ay may diabetes? Kabayan, nilagyan po ni Dr. Mendoza ang aking mata ng isang drops ng gamot. At ito po, medyo nararamdaman ko na yung gamot. Nalalasahan ko na pala, hindi nararamdaman. Mapait. Dumadaan sa aking nostril. Nalalasahan ko. 7 days akong ganito. 3 times a day. Sana magbago. Na po ang aking pa-check up. Medyo nagbigay lang naman po sa akin ng reseta at saka yung gamot. Continuous po yun, 1 week. At dito po tayo sa labas. Pauwi na. Sana naman po wag mag delikado ito. Kasi sabi sa akin, tingnan ko lang daw kung ano magiging reaction ngayong araw na to. Kung maglala, balik daw ulit sa pagpapa-check up ulit. Then, let's see. Going.
sasakyan. Ito ang kalsadang papuntang Manila. Tinatawag na diversion road. Very useful. Ito may chip na. May tumaog na. Mga kabayan, may tumaog na truck doon sa daanan. Eto kayo, bahay na po ako mga kabayan. Thanks God po at hindi naman matraffic sa aking pag-uwi. Ang result po ng aking ano, medyo naman maganda. Sana naman nga maganda. Obserbahan ko lang daw ang magiging reaksyon ng aking mata buong magdamag hanggang Monday. Pagka lalong lumala, edi magbalik daw ulit sa kanya sa Monday at kailangan ng operahan. Operahan! Takot ako sa opera! sabi naman ni doktor, hindi naman daw masyadong delikado ito. Pwede nga walang gamot, sabi niya. Pero bumili na rin ako sa kanya. Inalok niya ako. Nasa sa akin daw kung bibili ako. Binigay niya sa akin branded. Ang mahal pala! 700. Tapos nung pag-uwi ko, dumaan ako sa palengke, pinakita ko reseta. Tinanong ko sa palengke kung magkano. 250 lang sa palengke. 700 kay doktor. Nakalibre nga ako kasi ang akin nga palang ano, meron nga pala akong health card na ginagamit kapag magpapa-check up kung ano-ano pa basta't medical issues. Meron po akong ginagamit na health card, Medicard. Yun po ang aking health card na ginagamit. Medyo wala namang bayad nga ang aking check-up, pero binawian naman ako ni doktor sa gamot, 700. Okay na, medyo naman ano, bago ako umalis doon, pinatakan nga pala ni doktor ang aking left eye. At pag-uwi ko nga, tiningnan ko agad, medyo nagbago naman. At ang sama ng lasa ng ano, pagpatak ni doktor, lumabas ako ng hospital, lasang-lasa ko na agad, ang pait ng gamot. Dumiretso sa nalalamunan ko. At saka, medyo ayos-ayos na naman. Yan, mga kabayan, ito pong aking lakad ngayong araw. Pasensya na po, medyo oily, parang nag-floor wax ang mukha ko. Oily po sadya ang mukha ko. Maraming salamat po kabayan sa panonood sa aking video. Huwag po ninyong basta baliwalain ang pagkakaroon ng pula sa mata at baka lumala. Dahil sabi nga ni doktor, kapag lumala, mawawala ng paningin. Kaya ingatan po natin ang ating mata. Yan. Ayan po ang sabi ni kabayan. So until here na naman, dadaldal na naman si kabayang Nida. Salamat po sa pagsubaybay po ninyo sa akin. Pagtapos ng aking video, do subscribe, like, and comment, and then share. God bless. You're the best. Thank you for watching.